Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, gagawa ako ng high school makeup look. This is just so simple. Tapos yung mga products na gagamitin ko is 200 pesos below. And mabibili nyo siya sa Sansan, Everbilena. Malapit lang, basta mura lang to. And this video is in collaboration with Francine Liao. Ilalagay ko na lang yung link ng YouTube channel niya sa description box. And ayan ang kanyang Instagram account, yes, si Francine Liao, and you can also check her YouTube channel for the video collaboration that we have or we had, ganun. And magpo-proceed na tayo sa video. As you can see, ang face ko is wala siyang nakalagay na kahit ano, basta okay na yan. Tapos, I'm already done with my skincare, and ngayon, yung hands ko, ayun, sinanitize ko lang siya. Hindi na ako mauknang kung ano-anong bagay before ko hawakan ng aking face, kaso pinapawisan na ako, so I have to get a tissue. Wait lang, I'll be back. Baka magreklamo kayo, ito na naman yung damit ko. Pasensya na, wala pa akong pambili ng bagong damit. And alisin ko rin yung puppy. Medyo maingay din ang background natin ngayon kasi umuulan ngayon dito sa amin. Pasensya na. Ayan, okay na yan. And for the first product that I use, inuuna ko po lagi ang aking kilay. Since tapos na ako mag-skincare, kilay na yung sinusunod ko. And ito yung product na ginagamit ko. Sansan Eyebrow Powder Duo. Tapos Dark Brown or Chocolate Brown, itong ginagamit ko. At ganito siya mismo. Ayan, may mirror siya. And matagal ko na itong ginagamit. Ito 156 pesos lang sa Sansan or sa HBC. HBC ko ito binili, and yes, nagtataas ang presyo nila. Dati 149 something, tapos naging 152 or 156. Baka ngayon 160 plus na siya. Pero it's worth it naman kasi matagal siyang maubos. And ayan, tingnan nyo, tagal ko na siyang ginagamit, tapos yan palang nababawasan. And kapag nagkikilay ako, powder talaga yung ginagamit ko. Hindi po ako sanay gumamit ng pencil, kaya dito po ang, kaya ito ang aking product. So, magkikilay lang ako, and sigurado akong medyo matagal-tagal to. So, ayan, as you can see, ganyan po talaga ang aking kilay. Mukhang wala akong kilay. Sobrang nipis ng buhok ko, pero pag malapitan, mukha siyang makapal. Like, ganyan siya kakapal pag malapit. Pero sobrang nipis ng strand niya, kaya laging kailangan ko magkilay bago lumabas ng bahay para hindi naman ako mukhang may cancer, ganun. Basta hindi ko gusto mang-offend ng tao regarding sa kilay. It's just that ako, hindi ako ganun ka-confident na lalabas ng bahay or papasok ng school na walang kilay kasi, ayun, inaasar nila ako. And ayoko nang inaasar ako because of my looks. Although, proud naman ako kasi naman ako to sa mama ko. Kasi mama ko wala din siyang halos kilay. Pero ayun, I want to improve myself. Gusto kong taasan pa yung confidence ko by putting this eyebrow powder on my face. On my brows, ganun. So, tapos na ako sa aking kilay, and kung may time na medyo napasami, napasobra ang aking kilay, or kung may time na hindi ako confident sa nagawa kong kilay, yung mukhang sobrang Betty LaFea na, nililinis ko siya with the concealer. Tapos, ito yung ginagamit kong concealer. Itong Maybelline Fit Me in the shade Light or number 10. Yan po talaga yung ginagamit ko. So today, okay naman ang aking kilay. Hindi naman siya makalat, masame, or something. Naayos ko siya ng paglagay ngayon for this video. And to make this brows looks more good, looks more natural, ganun. Basta kapag gusto ko na gradient look yung aking eyebrows, ginagamit ako siya ng brush na to. Tapos binabrush ko lang siya on this part. Ayan, para hindi na ganun ka-intense yung kulay niya. Gaya nitong isang to, di ba sobrang intense ang kulay niya, unlike this one. Ayan, okay na yan. And after nyan, sinusunod ko na ang aking blush. And for my blush, ito talaga yung lagi kong ginagamit. So for my blush, isang brand talaga yung ginagamit ko ever since na natuto akong mag-drunk blush look. Ganon, natuto akong mag-drunk blush. Tapos, guys, ito yung ginagamit ko. Yung Everbilena na Cheek and Lip Stain. Tama, Lip and Cheek
Stain, tapos it is in the shade Very Red. Ito yung pinakauna nilang nirelease before pa. Baliktad. Hindi nakita yung pangalan, pero ito talaga yung pinaka nirelease nila matagal na. Matagal na. So, hanggang ngayon, ginagamit ko siya. Although, meron pa akong dalawang shade dito. So, itong violet na to, this is in the shade Perfect Plum. Hindi ko siya madalas gamitin kasi mukha akong maitim kapag ginagamit ko ito. And, bumili na rin ako ng another shade ng kanilang Lip and Cheek Stain. Tapos, this is the new shade that they have. This is the... Ang haba nun ah. Toast of New York. Magpabasa ka naman. Ayan, this is the Toast of New York. Kaso ito din, ito, hindi din ako okay dito pagdating sa cheeks kasi mukha din akong maitim kapag ito yung ginagamit ko. Para sila ng effect sa aking cheeks, pero ito, gustong-gusto ko siya sa lips ko kasi ang nice ng kulay nito sa lips ko. Pero ngayon, ito yung gagamitin ko, yung aking favorite na Lip and Cheek Stain. So, ayan, kumukuha lang ako ng konting product. Ganito lang talaga kakonti! Oh my God! Wala akong salamin dito ngayon ah. So yung product na nandito sa aking kamay, dinidip ko lang siya sa aking face. Tapos di ko kinakalimutan maglagay dito sa aking baba. Mukha akong ewan ah. I'm using the same fingers, dalawa yan, syempre. Bine-blend ko siya in dabbing motion, as in dab-dab lang. Ayan, ito yung difference ng merong blush, tapos ito yung wala. Guys, sobrang natural. Sobrang natural ng look niya sa aking pisngi, as in sobra. Kaya ito yung pinaka-favorite ko. Tapos kapag may time na, feeling ko umaabot yung dugo ko sa aking ulo. Alam niyo yung ganong feeling na tipong basta kinikilig, kinakabahan, or nape-pressure na something. Talagang lumalabas yung effect nito sa aking face. As in, namumula yung pisngi ko. Legit, nagbumukha akong pisay before. Kasi, yan, na-experience ko na siya before. Kaya super love ko tong Lip and Cheek Stain na to. Kaya, it is really a must-have. Anyway, this one, itong isang to, 165 pesos to. The same as the Perfect Plum. 165 pesos din to. Itong Toast of New York is 145 pesos lang kasi ilang grams lang ba to? 15 ml lang to, kaya ayun, mas mura siya. Unlike no 165, 20 ml yon. And ito, wala kang problema dito kahit matagal siyang nasa face mo, blendable pa rin siya. As in, mabiblend mo siya ng maayos kahit na antagal-tagal mo na nagsasalita tapos hindi mo pa siya mabiblend ng maayos. So, medyo kinulangan ako dito sa part na to, kaya kumuha ulit ako ng product and maglalagay ulit ako. Konti lang din naman to. Okay, ayan. So guys, ladies, huwag niyong kakalimutan na hindi po pwedeng mauna ang pulbo bago ang tint. Lagi pong nauna ang cheek tint, ang blush, bago ka magpulbo para hindi mag-create ng mapa or hindi magmukhang patchy-patchy ang iyong nilagay na blush. Para magmukha siyang natural, lagi mong uunahin ang cheek stain bago ang powder, okay? So, now, magpo-proceed na ako sa aking powder kasi hindi naman lahat ng school pwede kang pumasok ng naka-eyelashes, naka-eyebrow mascara, na mayroon pang eyeshadow, na mayroon pang highlighter. So, hindi na natin gagawin yan in this video. Isusunod ko na ang aking powder. Ito yung powder na ginagamit ko ngayon. This is Johnson Baby Powder. Tapos, hindi ko alam kung bakanto, pero under 20 pesos lang to. Or siguro under 25 pesos lang to. Pero ang pinaka-ginagamit kong powder is yung sa Daily Spell ng Bench. Yun yung pinaka-favorite ko powder kasi... Yung color blue nun, as in, favorite ko siya kasi nga, ano, may cooling effect siya sa akin, lalo na kapag nilalagay ko siya sa likod. Kapag naglalagay ako ng powder na yun sa likod, as in, na-cool talaga siya sa akin. Cool effect talaga siya. Meron siyang cool effect. Yun yung pinakamasasabi ko. Plus, mas mura siya kaysa dito. Tapos, paraben-free din yun. Kaya, yun talaga yung favorite ko. Pero ngayon, inubos ko to kasi sayang naman. So, yeah. And pag nilagay ko ito, kamay lang din kasi hindi naman lahat. Merong brush pang lagay sa mukha, di ba? Pang apply sa mukha ng powder. Di ba? Tapos ngayon, maglalagay din ako sa aking leeg. Huwag niyong kakalimutan yung leeg, guys, ha?
And for the last step, ito, gagamitin ko na ulit yung isa kong lip and cheek tint. Itong ano na lang. Every Bilena na lang. Ito kasi okay din siya sa lips eh. Ang nakakatuwa kasi sa mga ganitong lip tint is hindi siya nag-iiwan ng stain sa ngipin. Like, hindi nag-i-stain sa ngipin yung mga ganito. Kasi gel-based ito and super blendable niya. Ang nice niya gamitin. And for now, ayusin ko lang ang aking itsura, ayusin ko lang ang aking buhok. Tapos sa aura na tayo in 3, 2, 1. So yes, that's it for the lips. And if you're looking for a natural na look for the lips, you can go on with these tints. Itong mga sa Ever Bilena, 165 and 145 pesos lang siya. Yes, sobrang mura and sobrang mabilis niyong mahanap itong mga produktong ginamit ko. Everything that I used, 4 items na ginamit ko is 200 pesos below. Like, 4 steps lang siya. 4 easy steps and you're done. You can go on to school na may ganitong look lang. Hindi magastos, sobrang simple and perfect. Hindi ka magagalitan ng teacher mo nito kasi naglagay ka lang naman ng blush, naglagay ka lang naman ng pulbo, ng kilay, and ng tint. Hindi ka na over makeup, ganon. So, I hope you enjoyed this video and do not forget to subscribe to my channel, click the bell button below para ma-notify ka in case na mag-upload ako ng bagong video. And follow me on all my social media handles at Maja Ancheta. See you on my next one. Bye-bye!